Nako, at tanghali na talaga. At buti na lang, naabutan ko itong bukuhan malapit sa bahay namin. So, nakabili ako ng isa. Ito ay nagkakahalaga ng 32 pesos. Meron tayo dito isang buko at nakita nyo na kanina na pinashred natin ito. Dadagdagan lang ko ito ng 1 half cup ng brown sugar. Yan, pwede nyo pa yung dagdagan ng mga 2 tablespoons pa kung gusto nyo na mas matamis pa. Para mas ma-enhance yung ating flavor. Pinch of salt. Okay, then haluin lang natin ito hanggang sa malusaw yung ating asukal. Ayan, at tunaw na yung ating asukal. Ilalagay ko na rito yung ating 200 ml ng ating kakanggata. Haluin lang natin ito. Konti lang. Kasi ilalagay natin yung ating 1.5 cup ng glutinous rice yung ilalagay natin dito. Pero paunti-unti lang. Ilalagay ko muna rito yung ating 2 tablespoons ng butter. At yung ating nagtirang glutinous rice flour. So okay na to. Ngayon naman ay prepare natin yung ating banana leaf na gagamitin. Dahon ng saging. So ang pagsukat nito ay ginagamit ko lang yung aking kamay. So gusto ko yung malapad lang. Yung from ating hihintro at ating thumb. So lalakay dito pala. Yung middle tsaka yung thumb. Ganyan lang siya. At ito na yung pinakasukat natin. At syempre, ito ay huwag kalimutan na linisin. Harap likod. Okay, so ngayon ay papasadahan natin ito sa apoy para maging mas flexible pa. At kapag ito ay nirorolyo, ay hindi ito magbe-break or lulutong. Sa pag-scoop naman natin ay gumamit ako dito ng 1/4 cup na pang-scoop pero huwag natin masyadong pupunuin. Kailangan ay pantay lamang kasi baka tumagos ito sa ating dahon habang ito ay binabalot. Dito sa matutal ay nakagawa tayo ng mga 11 to 12 pieces. At ito pa yung natira natin mixture. At dahil sa wala tayong uling or pang-grill dito na talagang classic na paggawa ng tubig, ay gagamit tayo dito ng flat pan at dito natin ito lulutuin. So dito guys, aaminin ko sa inyo sa mga paggamit natin ng mga pan na katulad nito ay dapat nga sa low heat lang para talaga naman luto yung pinakaloob ng ating tubig. At talagang matagal talaga itong lutuin. Nakakamoy-ngamoy na ito at natutusan na rin yung pinaka-bottom. Balik na rin lang natin. So, kailangan ito ay talian pero wala ko pang tali. Kaya, papatungan ko na lang ito ng pantakip natin. So, ito guys, ay luluto lang natin 20 minutes each side. And now it's done, our tubig sa kawali. Aba, syempre, ito hindi mawawala. Ang tanong ni Mama Shirley, magkano ang nabili nating buko dito malapit sa bahay namin? Ang inyong sagot? Sa comment box section. So dito guys, talaga ito ay legit. Talaga kahit wala tayong uling, kahit hindi natin ito inihaw, ay lasang-lasang tubig talaga na parang nabibili natin sa Pangasinan sa Biliasis. O yan ha, napakasarap. At ayan, kahit kailan, kahit saan, pwede natin itong gawin.
Ayan guys, maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!